po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 24, 2023, Martes ng 29th na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma chapter 5 verses 12, verses 15, verses 17 to 19, and verses 20 to 21. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao. Si Jesucristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayun din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman, maghahari ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala, upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sa ating pong narinig sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kanya pong binanggit ang kasalanan. No? Dulot ng isang tao, ang lahat ng tao ay nagkasala at nagkaroon ng kasalanan. Pero dahil din sa isang tao, si Jesucristo ay napawalang sala ang ating pong mga kasalanan. So parang nais ko po kayong onyayahan, no, sa ganitong pagkakataon na para bang kapag hindi natin nalalaman ang kasaysayan, ang kwento, no, kwento ng makalipas, kwento ng ating lahi, kwento ng kasaysayan, kahit ng ating pong mga magulang, no, dahil nga tendency nauulit o inuulit natin ang pagkakamali, no, ng nakalipas na hindi natin namamalayan. Yun nga lang, kailan talaga tayo maging aware kasi yung, sa para bang ang tanong ay ikaw ba ay uulit ng pagkakamali o ikaw ay magsusumikap na mabago at maitama ang mga pagkakamali ng nakalipas. Kasi sa bawat kasalanan po, no, na ating ginagawa, ito po ay naipapasa natin. Sa bawat kasalanan ay hindi lang naman po tayo ang naghihirap o umaharap ng consequences, umaharap ng epekto ng ating mga ginawang desisyon, lalo tigit na kung ito ay pagkakamali, ito ay naipapasa at nararanasan ng mga susunod pa sa ating lahi. Pwedeng anak mo, apo mo, o kamag-anak. Pero lagi nga po, no, sabi nga naman, kung lumalaganap ang kasalanan o kamatayan, eh mas higit na lumalaganap ang biyaya ng Diyos. Pero kailangan lang talaga tayo mamulat sa nangyayari din. No? Kasi sabi ko nga, it's either ipagpatuloy mo ang pagkakamali o maitama mo ang pagkakamali, no, na nagawa ng nakalipas. Eh, mahirap din naman na lagi nating sisisihin ang pagkakamali ng mga banggulang natin o ng mga ninuno natin, na mayroon din naman tayong kakayahan
kapangyarihan, oh, sa grasya ng Diyos na maitama ang mga pagkakamaling ito. Pero sadyang mas pinipili natin na magkamali din. Mas pinipili natin na magkasala rin. Pero sa kabila nito, sabi nga po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma ay kumbaga mas higit, no, ang hangarin ng Diyos na mapawalang sala ang tao, kaya mas higit po ang kanyang kabutihan at kagandahang loob para tayo din mismo ay matulungan, dahil sa sarili natin lakas ay hindi natin talaga magagapi, hindi natin matatalo ang panunukso ng kasamaan, dahil yun talaga yung hangarin, no, ng kasamaan, na tayo po ay patuloy na tumalikod sa Diyos. Pero tandaan natin, sapat po ang grasya ng Diyos para mapagwagian natin ang anumang tukso na dumarating sa ating buhay. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong lahat.